God's righteousness revealed. The Son of Man. Taas po natin ang ating dalawang tabang patungo ng langit. His kingdom come. Praise the Lord. Hallelujah. Know of you, holy God, to whom all praise is due.
May mga magandang ginawa ang Lord sa ating mga buhay. Pakitaas nga po ang kamay. Lalo na laging mga tao dito. Hindi ko maintindihan. Ito ang problema ng main church. Centennial problem of main church. Napakahirap na hirap magpatutuo, napakahirap na hirap mag-testify. Hindi makatayo, kahit leader, hindi makatayo. Pag sinabing sinong magpapatotoo, wala man lang leader na tatakbo sa harapan para tumayo. Kahit leader, pagdating sa harapan, hiyang-hiya, kamang kama, takot na takot, eh, hindi mo maintindihan. Joy, hindi ka rito, magpatotoo ka. Sabihin mo, anong pangalan mo? Paano ka nakarating dito? Paano ka binago ng Diyos? Paano ka napagpala? Sige, bigyan natin ng breakthrough. Tayo ka. Sige, tayo ka muna. Sige, tayo ka. Alam mo, ganito ang pagpapatotoo eh. Lalo na sa mga leader, pag-training muna tayo, mabalik na naman tayo sa number one. Pag-testimony portion, hindi mo kailangan tawagin yung bago. Ang unang kong tawagin yung matatagal na. Amen. Dahil ang matatagal na, ang unang nagbibigay ng magandang halimbawa. Kaya natangal yung bago, halos walang masasabi sa harapan. Kasi wala naman siyang nakikitang bago. Matatagal ba yung nadapat na magsalita? Nakikinig ba tayo? May tao pa ba rito? At yung matatagal na, lalo na may mga bago, hindi ka kilala. Ako po si Rebecca Joy Miano. Magpakilala ka muna. Amen. Tapos sabihin mo, paano ka nakadalo? Paano ka naligtas? Ano yung magandang ginawa sa iyo ng Diyos? Amen po ba? May tao pa ba rito? Wala naman tao. Kaya naman sumasagot. Yung iba nga, hindi nga sila nahihiya, pan sila ni Yaya Tabi. Hindi nga sila nahihiya, pan sila ni Arden Richardson. Tingnan mas mo rin ikaw na sabihin mong pan ka dito. Sige, bigyan natin ng breakthrough. Magpapatuo ka. Ako po si Rebecca Joy Miano. Magpapasalamat po ako kay Lord dahil hindi nila niyo po ako dito sa... Kailan ka nila narito? Bata pa lang po ako pero... Mga ilang taon ka na nun? Magkakangan ako po eh. Ang pagkabago na ka nandito, alam, pero kailan ka talaga na elites, kailan ka talaga na born again? Ah, 22. Ilan taong ka noon nung 2012 ka? 12 po. 12 years old. Paano mo nasabing that time naligtas ka? Kasi po, kilala ko lang po si Lord at tinatanggap po siya bilang Lord. Hindi pa, paano ka nga naligtas that time? Paano ka naligtas? Ganito yun eh. Alam mo kung paano ako naligtas? Ano ako naligtas, kwento ko sa iyo, kwento ko sa lahat. Naka-attend ako ng isang birthday celebration. At yung birthday celebration na iyon, bago ang preaching, o bago ang birthday celebration, nagkaroon ng preaching. At ang nagsalitang pastor doon ay Bicolano.
No, Bitola pang pingod yung kanyang pananalita. At habang siya nagtuturo, wala naman akong plano talaga makinig sa kanya. Wala akong planong maligtas, wala akong planong maborn again, wala akong planong mabago yung buhay ko. Nakikinig ka? Nakikinig ba tayong lahat? Kaya pwede po katabi mo, makinig tayo. Ngayon, actually, kung bakit ako napunta ron, napwersa lang ako, napigil lang ako. Ganito magpatotoo, ganito magkwento. Para yung mga tao na intindihan nila. Hindi natin ito dapat kinakahiya, hindi natin ito dapat tinatago, hindi natin ito dapat kinakatakot. Ngayon, nung naimbitahan ako, wala naman akong choice, kundi nakapakinig ako. At doon napausan yung kaunawaan ko. Nakikinig ba ho ba tayo? At nung nag-personal prayer, nagtaas ako ng kamay. Tinanggap ko si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay ko. And October 4, 1985, that is my spiritual birthday. Doon ako na po naging. Nakikinig ba ho ba tayo? Amen. Ganyan magpatotoo. Magpakilala ka. Paano kang na-born again? Kailan yun? Saan yun? Ano yung mga nangyari sa'yo? Buka muna. Sige, tatawagin kita ulit. Daya, halika, lapit kami ito. Halika, lapit kami ito. Lalo na mga leader hindi dapat maghihiyain yan eh. Alam mo, Dayan, kung bakit maraming leader walang soulmate, sobrang maghihiyain. Mamamatay na lang o pag-arapin ng church na lang, di isang kaluluwa walang nadadala sa church, sobrang mahihiyain. Kung magpakilala kayo, kwento mo kung paano ka na-born again. Ako po si Dayan May Abraham. Na-born again, yung mga pinsan ko po kasi, dito po umaattend. Bali, nayaya lang po ako. Tapos po, nung time po nun, nagtatrabaho po kina Ate Christy. Tapos po, sinasama po nila ako dito. Pero nung time po nun, di pa po ako born again nun. Mga 2013 po ata na born again ako. Kasi po may 3 years na po ako dito nun. Paano ka naligtas? Sunday po nun. Tapos po, sabi po ni Pastor, lumapit yung gustong lumapit sa harap. Tapos po, lumapit po ko, nagtaas po ko ng dalawang kamay. At para pong may humawak po sa akin na kakaiba. Tapos po, yung pagkatapos ng pastoral na po nun, paano mo ba ako siya nakaiba? Malamig, mainit. Kwento mo, baka matakot ka, mahiya. Iba po yung lamig, malamig po eh. Sige. Iba po yung lamig na naramdaman ko nung time na yun. Nung lumapit po ako sa harap. Tapos po, nung may umawak po sa noo ko, ano po, bigla po akong bumagsak noon. Hindi ko alam kung bakit ako bumagsak noon. Tapos po, pagkatapos ng pastoral na yun, ibang klase po yung nararamdaman ko na hindi ko pa nararamdaman sa tanong buhay ko. Amen! Palapakan natin, Senyor! Sige, talagang ito natapos! Huwag ka kami pamadali! Pwede ko umiyak dyan. Kahit nasimol mo, ilaros mo. Ikaw nagbibiro. Isipin mo, napakaganda ng patotoo mo. Tagal-tagal mo na sa kingdom, di mo sinasabi, tinatago mo yan. Meron kang naramdaman na hindi mo pa nararamdaman sa tanang buhay mo. Grabe. After that, ano nangyari? Yung po, nung pagkatapos po nun, sumama po ako sa praise and worship. Kahit po na everyday po may pasok nun, tapos po, naglalabag po kami kina Ate Christy, tapos po, Saturday, practice. Tapos, Sunday, gawa dito, gawa doon. Pero po nung kahit na marami kang ginagawa sa buhay mo, hindi ka napapagod. Amen! Ito ka naman pag naka-yord kayo, no? Sa kituloy mo. Tapos po yun, nagpatuloy na po kay Lord. Ngayon po, tapos, dati po, hindi ko po kasi maalala kung kailan yung date na yon.
umapit rin po ako sa harap na, tapos pinatulog po ako ni Pastor sa kamay, pinapisan niya ako na mag-full time daw po ako. Ngayon po, full time na ako, full time workers na po ako, at patay na nagdinig ko kay Lord. Sabi mo kanina, nung binago ka ni Lord, meron kang mga bagay na hindi na ginagawa ngayon. Ano yung mga bagay na ginagawa mo noon na hindi mo na ginagawa ngayon? Dati po, wala pa ako kay Lord. Nagmumura po ako. Tapos, nasa kasalanan po ako noon na... Sige, ano yung mga kasalanan mo noon na ginagawa mo? Yung po, nagmumura, sumasagot sa magulang. Tapos po, nangungupit rin po ako dati. Pero ngayon po, hindi ko na po ginagawa eh. Kasi, binago na ako ni Lord. Ayun, Hallelujah! Iba na po yung ano ko ngayon. Kasi po si, alam ko po na hindi ko ginagawa yun kasi iba na po yung pinago sa akin ni Lord eh. Hindi lang po sa blessing, hindi lang po sa buhay ko, kundi sa lahat po, lahat pinago ako ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Oh, kita mo? May tao ba ho ba rito? May microphone na ro. May tao ba rito? Alam mo, hindi na kailangan mag-preach pa ako eh. Pagtayo mo rito sa harapan, gabihin mo lang yung totoo. Yung totoo lang natin, but the truth. Walang daya, walang pagsinong-sinong alit, walang kulang, walang bawas, walang dagdag. Sabihin mo lang, that's it. Wala kang dapat ikahiya, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. Sa mga bago natin, mga kasama, hindi ka pakilala. Pagpakilala ka, sabihin mo kung sino ka. Tawagin natin si Sir Joan. Sir Joan, di ka rito. Ako po si Joan C. De Levino. Nag-born na din po. Hindi ko alam kung ano exact date eh. Pero yung ano niya, yung month niya, April 2011. Kasi po, kung nakikilala niyo po si Sister Jovi Candelario, na kapatid po natin dito na nasa Canada na. Ano niya po ako, tauhan niya po ako, staff niya po ako, ako po yung sekretary, cashier niya doon. Tapos, na ano lang po, kasi parang may hihingi po ako ng favor sa kanya, then, so parang in-invite niya po ako, parang in-invite na, tapos parang pinitan ako kasi po, ano, may favor po akong hihingi sa kanya, para naman po yung nilangkaya, umatid po ako dito. Nasa mga nasa po po yun, yung... So wala ka naman talaga plano umatid? May hihingi ka lang na pabor kay Madam? Opo. Okay. Tapos di matel po ako. Tapos, yun po, ang preaching po ni Pastor yung parang, regarding po yun sa pagbabagong buhay. Parang, nung una po, naiinisa ko yung Pastor, kasi ba't tinatamaan niya ata po, parang ganun po. Yung mga pasaway, sakit sa ulo, parang ganun po. Tapos that time din po kasi, broken-hearted din po ako. Honestly. Tapos yun, so parang medyo, sad mode. Tapos iyakin. Ako rin po yung tipo ng tao na suicidal. Alam niyo po yun, yung nagsusuicide kapag sobrang nasa sad. Kasi nasa point po ako nung teenage po, parang ganun. Late bloomer po kasi ako. 20 years old na ako, nung parang kinag-teenager pa ako. Tapos yun po, nasa, ayun po, ng broken heart ako niloko po, sobrang stressful, pressure, sobrang imotera, parang ganun po. Tapos, nung yun yung preaching ni Pastor Pagbabagong Buhay, bakit pa daw, ang preaching niya nun, bakit pa daw kakalaan aasa sa isa sa tao? Eh, andyan ni Lord, parang ganun po yung team niya nun. Tapos di, nagulat ako, sabi ko, humuha naman. Bigla pong sumakit yung dibdib ko na parang may biglang dinagana ng konting gabi. Parang po sinipa. Siguro po wake up call na sa akin ng Lord yun. Tapos yung
nagpa-altar ko tuloy sa pastor. Hindi po ako lumapit, pero parehas po kanyang ni pastor, nataas po ako ng dalawang kamay. Tapos yung lamig ko, from tip hanggang ano po, paa, yung umabot. Parang ganun po, sobrang lamig niya na parang may kuryente. Ganun po yung mapipin mo eh. Tapos nagugulat, nakapikit po ako, nagulat ako, umiiyak na ako. Tapos sino pala yun? Tapos pag-uwi sa bahay, parang bago na po ako, yung parang wala yung problem, wala yung hinanakit, wala yung galit, wala na po lahat. Tapos doon na po nag-umpisa, pero nahihiya pa rin po akong matindo, lagi pong nasa dulo ako noon. Pero ngayon, dito lang po ako sa harap. Wala lang bang tao rito? Hindi ba kayo papalakpak ko? Hindi ba kayo makasabi ng Pizarro? Hindi kayo tulong? Isipin mo ha, si Sister Joby nga pa din ni Ate Morris, meron na itong business, secretary, cashier siya. So para makahingi siya ng paper kay Madam, maten siya. No? Pero hindi pala, yun ang pakay ni Lord, amen. Ang pakay niya, humingi ng paper kay Lord, kay Madam. Pero ang pakay pala ni Lord, iligtas siya. Amen. Inalis ng Panginoon yung kanyang suicidal tendency. Yung kanyang pagiging umotera. At inalis ng Lord yung pagiging broken na hearted niya. Amen. Ngayon masaya na siya. Amen. At ngayon ay sobrang saya niya. Amen. Dahil nag-iiling niya sa Panginoon. Praise God. Ika, Mime, ganito sa nababa, pakilala ka. Oo, si Jeremy Bailon. Yung bago pa po ako maging born again na po talaga yung pamilya ko. So, yung matagal na po ako sumasayaw. Tapos, siguro yung nasa Pampanga po, 3 days camp. Tapurino na po ako. Tapos po, yung time ng pastoral hulon, nagpa-pastoral po si pastor, tapos idiolato na nandun, niyakap po ni pastor. Tapos yung niyakap po ako, ipapain pakiramdam ko. Ibig sabihin kahit nagtatamporin ka, hindi ka born again? Hindi po po. Hindi ko po nararamdaman na born again ako. Ayun. Paliwahan na yan, ha? Pwede ko maawit ka, tumutugtog ka, sumasayo ka, pero hindi ka born again. In fact, nung kami umaten sa isang leadership conference sa Baguio, alam mo, nag-testify ang isang pastor doon. Siya ay graduate ng Bible School. Siya ay nagpa-pastor pero hindi siya born again. Bakit? Kasi naniligarilyo pa rin siya. At pastor na siya nung na-born again siya. Pwede yun, mga kapatid. Pwede mo maawit ka, tumutugtog ka, sumasayaw ka, nangangaral ka, pero hindi ka born again. Hindi ka papasok ng langit, hindi ka ligtas because you are living in sin. So kaya ka namang nakakadalo, nakakasayaw kasi ang pamilya ko is Christian. Ganyan yun eh. Ganun din sa Christian school eh. Maraming students doon, hindi naman talaga sila Christian. Despite na ang eskwelahan eh, Christian school, hindi sila Christian. Kaya lang yung mag-imperance nila, at nag-send sa kanila sa Christmas school. But many of them are not Christians. So masasabi mo that time doon sa ating camp, doon ka talaga na-born again. Sige, ganda mo nga. Tapos yung iba ko, naramdaman ko yung mainit. Oo. So ngayon, simula nung na-born again ka, sino na si Jerry May ngayon? Compare sa previous life ni Jeremy. Yung tuloy-tuloy yun, sumasayaw. Tsaka maraming pa. Maraming? Nabago. Nabago. Ano yung mga nabago sa iyo? Sige. One time mo kasi sa school. May time mo na nakapagmura ako. Oo, oh, ano pa? Tsaka nakapagpupit ako minsan. Okay. Tapos? Sige, kwento mo pa alam yung mga binago sa ilo. Sa 3 days ka po na sa Pampanga, doon ako na baptize. Tapos, nagpatotoo po doon natin na baptize. Tapos, ngayon ko, malaki na ako. May color na lang na malakas siya na ako. Tsaka, nag-evangelize na po ako.
Thank you, brother. Thank you. Sige. Thank you, God. Amen. Nakakatawa ang pakinggan, di ba? Wala naman tao dito. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. It doesn't mean na umaawit ka, tumutugtog ka, sumasayaw ka, asher ka, nag-ibris ka, more naging ka na, uligtas ka na. No. Sabi ko nga sa inyo, yung kasama ko rin sa paago na leadership training, pastor siya. Pero sabi niya, hindi ako ligtas. Graduate ako ng Bible school, nag-ibris ako, may church ako, pero hindi ako ligtas. Bakit? Eh, nanindigan niyo ako eh. Andi na talaga tinanggap niya si Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Amin po ba? Kaya meron talagang araw at oras, meron talagang day na ikaw ay nakaligtas. Na tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, at nang tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, meron talagang naganap sa iyo. At yung naganap sa iyo na hindi mo ito malilimutan sa tanang buhay mo ito. Amen? At ito yung turning point ng buhay mo kung bakit na iba na yung landas mo. Amen. E tao pa ho pa rito. Amen. At matapos na makilala, matapos na maligtas, matapos na mabago ang buhay mo. Hindi mo ikakahiyayin yung pagsasabi mo yan. May tao pa ho pa rito. Ipagsasabi mo sa maraming tao kung ano yung magandang ginawa sa iyo ng Lord. Bakit mo kinakailangan ipagsabi? Number one, hindi mo naman sila mahihikayat eh. Malibang itisabihin mo sa kanila kung ano yung experience mo kay Lord. And secondly, you're giving glory to God. At kapag nagbibigay ka ng glory sa Panginoon, then, blessings will come. Higit pa sa iyong inaasahan. May tao pa po ba rito? Kung sino ang magpo-volunteer, hindi ko tatawagin na tapit ito sa harapan. Then, dati ka na namin, ipalaki ka na lang. Eh, iba naman. Yung hindi yung talagang nagkukusa talaga. O, sino? Wala, wala na. Walang magkukusa, kailangan tawagin pa. May isa-isahin na siguro na ating tawagin. Yung siguro ang pinakamaganda. Sa isa-isahin siguro na ating tawagin. May tao ka po ba rito? Amin po ba? Simulan natin siguro sa likod sa bandang gilid. Ang sabi sa aklat ng 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard the beauty the Lord has in store for us, for those who love Him. No eye has seen, no ear has heard. No. Hindi raw pa nakikita. Hindi raw pa naririnig. Hindi pa raw natin nararanasan yung nakahandang rewards and surprises ni Lord para sa atin. Amen? 1 Corinthians 2:9. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Laging merong reward si Lord para sa atin. Laging may surprises si Lord para sa atin. Sabi nga ng mga kapatid na natin, isang karanasan, hindi pa nila nararanasan sa tanang buhay nila ang kanilang naranasan kay Lord. Isang pagbabagong buhay, isang pagpapala, isang pagpapagaling na hindi pa nila nararanasan sa tanang buhay nila. Once na tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, meron kang mararanasan na hindi mo mararanasan sa tanang buhay mo. Bakit mo naranasan yun? Sapagkat ibinigay mo na ang pag-ibig mo sa Kanya. Itinalaga mo na ang buhay mo sa Kanya. Isinarender mo na ang buhay mo kay Lord. At sabi sa aklat ng 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, wala pang matang nakakita, no ear has heard, wala pang tengang nakarinig, no mind has conceived, wala pang kaisipang nakabatid sa mga nakalaan o inilaan ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya pag hindi ka born again,
hindi mo pa talaga nararanasan sa Lord. Hindi mo pa talaga na-experience sa Lord. Iba yung tinatawag nating head knowledge. Iba yung experiential knowledge. Iba yun. Sabi ko nga, nung ako'y nag-aaral pa, tumukuha ng kurso. Hindi ko ito pinagmamalaki, pero hindi totoo-totoo. Hindi ako nag-exam. Bakit? Kasi best in class participation ako. Hindi pa ito tapos na tatanong yung teacher ko, sinasagot ko na. Hindi pa siya tapos na nagsusunod sa blackboard, sinasagot ko na. Pagkahaba-haba ng formula niya, bibigyan ko siya ng maikling formula para madaling masolve. Shock na shock yung mga teacher ko that time. Andun yung angking talino inborn. Kahit saan akong eskwela at pumunta, kilalang-kilala yung karilyo. Tumutulog yan, tumatagintig yan. Pag naglalakad ako ng school, pinagbubulungan ako si Karilyo. May tao mahumba rito. Hindi yun sa pagmamalaki, yun po'y totoo. Pero no, ako po'y nung nag-exam ako sa Akay, Philippines, limang exam ang dinaanan ko, binalikmani ko lang lahat yan. Written and the examinations and the interview, lahat yan binalikmani ko lang. Out of less than 100 applicants, isa ako sa nakuha, lima lang kami na tinanggap. Simple pa yun. Idagdag mo ba na hindi ako engineer? Ha? Sila engineer, maraming kalabang ko, mga engineers yun. Ako 2 years lang, technician lang ako. Pero tinalo ko silang lahat. May tao ako ba dito? At din yung aking talino involved. Pero anong problema? Puro lang ako talino. Wala akong karanasan. Dahil na tuwing gagawa ng project, hindi ako gumagawa ng project. Tuwing laboratory, hindi ako gumagawa. Hindi man wala akong wala sa laboratory, hindi ako nagpa-participate. So wala akong karanasan. Puro lang ako talino. Kaya nung tatrabaho ng Akay Philippines, maraming unit na sira, hindi ko magawa. Alam niyo ang anong dahilan? Wala akong experience. Puro lang talino. Samantalang yung classmate ko na nangungope sa akin, may siya. Samantalang yung classmate ko nangungope lang sa akin, tumakbo ng ibang bansa. Samantalang ako na nagpapakopya, simpleng sira ng unit, hindi ko magawa. Eh tao, mahuma rito. Ano ang ibig tukuhin dito? Wala akong karanasan. Get knowledge. Ganyan ang maraming walang karanasan sa Diyos. Hindi nila alam kung paano maligtas. Hindi nila alam kung paano ma-born again. Hindi nila alam kung paano mabago ang buhay. Hindi nila alam kung ano yung joy na nararamdaman ng mga tunay na Kristiyano. Wala silang pagkakalam. Nabubuhay lang sila sa head knowledge. Kilala nila ang Diyos sa salita lang. Pero wala silang personal experience with God. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? At kailan ka magkakaroon ng karanasan sa Lord? Kapag isinurrender mo na ang buhay mo sa Kanya. Pag tinanggap mo na si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, ibinigay mo na yung pagmamahal mo sa Kanya. Tinanggap mo na yung pagmamahal ni Lord. Amen. Panakpakan natin si Lord. Sabi ng Mr. Lord at kanina, meron siyang naramdaman nakakaiba mula sa tip ng kanyang finger, no? Down to the tip ng kanyang finger sa kanyang mga paa. Sabi nga yung mga pangungupit, yung mga pagmumurat, nalimutan na. Nagkaroon ng pagbabagong buhay. Naglilingkod na ngayon sa Panginoon. Nagliligtas din ang kaluluwa. Amen? May tao mahubad dito? Kaya ang sabi ng Biblia, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared to those who love Him. Wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, wala pang kaisipang nakaalam
sa mga nakalaan, sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya sa lahat ng mga hindi maligtas, sa lahat ng mga hindi maborn again, sa lahat ng mga hindi pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay, oo, may relihiyon ka. Maaaring naka-Amerikana ka, naka-Barong ka, naka-Abito ka. Maybe you are a very prominent person, pero hindi mo pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay, hindi ka paligtas. Wala ka pang personal na relasyon kay Kristo. Ito na ang pagkakataon mo. Matanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Sabi ko nga, nang ako'y umaten sa isang conference sa Baguio. Kinanap yun sa, kung ano ba natawag doon, sa isang malaking lugar, no? Then, many pastors from different denominations and leaders were attending that time. At yun nga ang testimony ng isang pastor. Bagamat siya'y nangangaral, may congregation, grabe ito ka doon sa politisyon itas. Hindi siya papasok ng laki sapagkat siya naninig. At di na sinurrender niya ang buhay niya kay Kristo, doon naranasan niya ang pagbabago. Amen. Kaya sa oras na ito, kung alam na alam mo, hindi ka paligtas. Maaaring nangangaral ka, umaawi ka, tumatayo ka, nagtuturo ka, nangangaral ka, nakaabito ka, nakabaro, nakamarkana. Maybe you know the Christian songs. Maybe ikaw ay lumaki talaga sa isang Kristiyanong pamilya, katayin ni Maymay, ni Jeremy. Eh lumaki siya sa isang Kristiyanong pamilya. Pero hindi siya born again. Sumasayaw siya sa Panginoon, pero hindi siya born again. Kasi nagmumura siya, nagmumupit siya. Until nakamakailan lang na born again siya. Nakamakailan last year lang yun eh. Amin po ba? Kaya po, ano ang katotohanan? Mararanasan mo lang ang tunay na pagbabago. Mararanasan mo lang ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan mo lang ang buhay ng Diyos sa buhay mo kapag naborn again ka. Kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ang buhay mo, kapag ibinigay mo ang pagmamahal mo sa Kanya, tinanggap mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Ang pagmamahal nila. Amen. At alam po ninyo, ang liwaliwanag ng 1 Corinthians 2:9, no eye has seen. Hindi ko na po papakahaba-haba, tatapusin ko na po ito. Wala pang mata na nakaalam. Wala pang tenga, o I mean mata na nakakita. Wala pang tengang nakarinig. Wala pang kaisipang nakaalam o nakabatid sa mga rewards and surprises ni Lord para sa mga nagpamahal sa Kanya. May tao mahubad. At dito na po ako magtatapos. If you will only love our God, then the rewards and surprises will surely come. Nakunawaan ninyo ako? Kung mamahalin mo lang ang Lord, rewards and surprises will come. Amen? Ulitin ko ulit. Kung mamahalin mo lang si Lord, sa ayaw mo sa gusto, rewards and surprises will come. And there is only one secret for God, rewards and surprises. Alam niyo yung sabihin ng surprises? Yung surprise, surprise, hindi mo inaasahan. Mabibigla ka. Unexpected. Pag sinabing reward, ibig sabihin pabuya. Sa lahat ng mga ibinibigay mo para kay Lord, merong pabuya. Kaya ang sikreto lang sa mga rewards and surprises ni Lord, ang mahalin siya. Halita, if you want to receive eternal life, if you want to receive a gift of eternal life, if you want to receive a gift of a new heart, a new life, a new spirit, a born again experience, just love the Lord. If you want to experience healing and miracle, blessings and promotions and victories, just love the Lord our God.
no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. 1 Corinthians 2:8. Sa ayaw mo sa gusto, mayroong surprise si Lord. Sa ayaw mo sa gusto, mayroong reward si Lord. Amen. At ano ang sekreto? Mahalin lang si Lord. At ang sabi ng Biblia, pag minamahal mo si Lord, Deuteronomy 6:4-9, ituro mo ito sa iyong pamilya. At ituro mo ito sa lahat ng tao. Kung meron ang ipapamana sa iyong pamilya, ang mahalin mo si Lord. Deuteronomy 6:4-9. 6:4-9. Amen. At kung talagang minamahal natin si Lord, no, kinakailangan sinusunod natin ang kanyang mga utos. Tama po ba? Hindi pwedeng mahal natin si Lord, hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga utos. John 14:15. If you love me, then keep my commands. John 14:15 and verse 21. John 14:15 and verse 21. Dahil ang talagang nagmamahal kay Lord, sumusunod sa kanyang mga utos. At ang sabi ng Biblia, ang utos ng Diyos hindi naman mahirap. 1 John 5:3, hindi mahirap ang utos ni Lord. Kailan nagiging mabigat ang isang trabaho? Kapag ayaw gawin. Pero kapag gustong gawin, hindi mabigat ang trabaho. Amin po ba? Nakakakita ako ng mga kargador. Nakakakita ako ng mga construction worker. Ang bibigat ng binubuhat nila. Ang dudumi ng kanilang mga kasuotan ng kanilang mga katawan. Pero ang saya-saya nila sapagkat gusto nila ang kanilang ginagawa. Amen! Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos sa mga gusto. Nagiging mahirap lang ang utos ng Diyos sa mga ayaw sumunod sa Kanya. Pero kung gusto nating sumunod kay Lord, hindi mahirap ang mga utos ng Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya, ano bang ibig kong tuhoy? Whether we like it or not, God has rewards and surprises for those who love Him. Just loving God is the only requirement and the first and the foremost requirement. Kaya nga, mapapansin ninyo, no? For the gift of the Spirit, no? Is love, joy, peace. Nauuna yung love. The gift of the Spirit is, or the fruit of the Spirit is. Hindi sinabing the fruit of the Spirit are, hindi. The fruit of the Spirit is, Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Bakit is lang? Kasi pag meron ka ng love, meron ka ng joy, meron ka ng peace, meron ka ng faith, meron ka ng gentleness, meron ka ng long-suffering. Pag meron kang love, naunawaan ko natin, Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is, eh siya mo yun, eh bakit is? Kasi nga pag meron ka ng love, meron ka ng joy, meron ka ng peace, naunawaan ko natin. Kaya ang kinakailangan lang natin ay maging tunay na Kristiyano magmamahal kay Lord. At kapag naging tunay tayong Kristiyano magmamahal kay Lord, merong buhay na walang hanggan. Kasama tayo sa rapture of the church. Ang healing, ang miracle, ang blessings and promotions na niya talaga. Amen. Sa mga taong nagmamahal sa Kanya. At kung nagmamahal tayo sa Kanya, ituturo natin sa ating mga mahal sa buhay. Ituturo natin sa lahat ng mga tao. At kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang Kanyang utos. At ang Kanyang utos ay pag-aaglang para sa atin. Amen. Yung iba, nahihirapan silang mag-first fruits kasi hindi lang mahal si Lord eh. Pero sa maraming tao, hindi lang first fruits. Hindi lang unang bunga. Puno mismo binibigay. Amen. Puno mismo. Ganito yung sabihin ng first fruits eh. Nagtanim ako ng papaya. Yung unang bunga, binigay ko lahat.
po yun, binigay ko lahat. That is the first fruits. Ngayon, yung pangalawang bunga, saan ko ulit? Binigay ko kay Lord isa. That is time. Siya ang natira sa akin. Amen. Binigay ko pa yung apat yung mga natira sa akin, and that is offering. Amen. Naunawaan po ba natin? Ulitin ko ulit. Nagtanim ako ng papaya, unang bunga, saan po, binigay ko kay lahat kay Lord. That is first fruits. Unang bunga para kay Lord. Pangalawang bunga, saan po ulit, binigay ko isa, binatira sa akin siya. Yung unang binigay ko is tithes. Tithe yun. Meron pa akong siyang pa, binigay ko pa yung apat, lima natira sa akin, yung apat, offering. Eh, pero ganito ginawa ko. Nagtanim ako ng puno ng papaya. Tumubo, sampo. Binigay ko na, hindi lang sampung bunga, pati puno, binigay ko na. Amen. Binigay ko na, pati puno. Eh, di wala ka ng puno, magtanim ulit ako. Amen! Nakikinig pa ko ba tayo? Magtanim ulit ako. Ganyan ang marami. May ipon sa bangko, binigay ng lahat kay Lord. Eh di wala ka ng ipon, di ko mag-iipon ulit ako. Ganyan ang marami, unang pasok. Yung unang sahod, binigay kay Lord lahat. Yung unang sweldo ng isang, basta unang sweldo. Di wala ka nang natira sa'yo, sasakad pa naman ako next month eh. Meron pa namang kasunod eh. Amen. Inis na ko ito. Malaki ang ibinibigay kay Lord kapag malaki ang pag-ibig kay Lord. Malaki ang ibinibigay kay Lord kapag malaki ang pag-ibig kay Lord. Amen? Yes. Hindi ka pwedeng magbigay ng malaki kay Lord nang hindi mo minamahal si Lord. At kapag hindi mo ibinigay ang tithes, offerings, first fruits mo, mga pangako mo kay Lord, iba ang kukuha niya. Aaray ka. Yes. May tao pa ho ba rito? Kapag hindi mo ibinigay ang para kay Lord, ang tithes, ang offerings, ang first fruits, ang mga pangako mo kay Lord, iba ang tatangin niya. Masasaktan ka. At ang sabihin mo, sana binigay ko na lang kay Lord. Napakinabangan pa ni Lord. Hello. Kahit hindi binalik ni Lord, at least napunta kay Lord. Amen! Kesa naman napunta kung saan-saan at napunta kung kanina. Baka gusto niyong palakpakan si Lord. Kaya yung Christmas, yung tithes, yung offering, yung mga pinangako mo kay Lord, kahit puno pa yan, bigay mo kay Lord. Kahit hindi ibalik ni Lord, at least napunta kay Lord. Amen! Kesa naman napunta kung saan-saan. Andun yung hinanakit mo. Tapos ang tanong natin, pinahintulutan ba ni Lord yun? Hindi naman natin pwedeng sabihin hindi. Dahil lahat naman ay alam ni Lord yan. Amen. Pero, ang ibig sabihin niya, hindi yun talaga will ni Lord. Amen. Marami tayong ginagawa o maraming nangyayari sa buhay natin, it's not the will of God. Nung kinain ba ni Eva Dagan, ang bunga ng puno na nag-aalam ng mabuti at masama, yun ba ang utos ng Lord na kanin nila? Hindi. Kaya kung alam ni Lord ang lahat ng bagay, upo. Pero yung sinasabi natin, yun ang will ng Lord, hindi po. Kaya isulat mo ito at napakagandang sayings. Kapag mahal mo si Lord, malaki ang ibibigay mo kay Lord. At ito ang mas maganda sa lahat. Hello, may tao pa ho ba kayo? Andito pa ho ba kayo? May tao pa ba? Kasi pag tao pa, nagkasalitaan pa eh. Pag mali ka, hindi na nagkasalita. Yung malakas mag-amen, may regalo sa akin na parbilan. Yung malakas mag-amen, may regalo sa akin, baril-baril lang. Nechak na. O robot na lang. Kasi bawal yung baril-baril lang. Bibigyan ka tayo ng robot, kamukha ko. Nagkasalita. Oh, ready na kayo rito? Ready na kayo rito? Ulitin ko ulit. Malaki ang ibinibigay
malaki ang sinasakripisyo ng mga taong malaki ang pag-ibig sa Lord. If your commitment ay maliit, maliit din na ibinibigay mo kay Lord. Masusuri mo ang sacrifices, ang commitment, masusuri mo ang pagtitiwala ng isang tao. Bunga ng kanyang laki ng pagmamahal kayo. Pag maliit ang kanyang commitment, maliit ang kanyang sacrifices, malaki ang maliit ang kanyang ibinibigay kay Lord, kung mag-pray siya, nag-aantanda lang, sabay alis na, eh di lalo hindi niya kilala si Lord. Yung maikilin mag-pray, lalong maliit din yung pag-ibig kay Lord, may tao pa huwag rito. Kapag mahal mo si Lord, malaki binibigay mo sa Kanya. Amen. At ang Lord is a God of rewards and surprises. Ay lingkod ng Diyos, gaano naman kalaki ang rewards at surprises ng Lord para sa atin? Are you ready? Gusto niyo bang sagutin ko o sa anibersary na lang next week? Pasagutin ko na. Kaya pag maliit yung binibigay mo para kay Lord, lalo na kayo mag-anniversary, wala ang sacrifices. Ilang sobre ang kinuha mo, hindi pa bumalik. Tapos yung laman ng sobre, binawasan mo pa, binulasan mo pa, patay ka. May tao pa huwag rito, wala ang sacrifices for the anniversaries. Hindi mo inudyungan yung mga maiyaman na tumulong para magbigay sa mahihirap. Dapat ginagamit yung pera natin at pera ng kayamanan ng maiyaman para itulong sa mahihirap. Tama? At iligtas sila. So it means, if you have no sacrifices, it means, or kung maliit ang sacrifices mo, maliit ang commitment mo, it means maliit din ang pag-ibig mo kay Lord. Amen? Ganun po yun. Kaya nasusunod palagi, gaano ka nagmamahal sa Lord, depende yan sa sacrifices mo eh, sa commitment mo. Depende yan sa ibinibigay mo. Depende yan eh. Amen. O sa ngayon, nag-decision ka na. E palagihin mo na ang pag-ibig mo kay Lord. Ibigay mo na yung tithes, offerings, and first fruits mo. At itong anibersaryo ito, ikayatin mo yung marami na tumulong. Amen. Lalo na yung sarili mo, ikayatin mo na tumulong. Dahil you cannot encourage others unless you encourage yourself to give. Amen. Yes. Ikaw muna mismo. Ikaw muna mismo ang mananalangin. Ikaw mismo na mismo ang pag-aayuno. Amen. Ikaw muna mismo. Ikaw muna mismo ang pagkakaloob. Ikaw mismo muna ang mag-iisip na magdala ng maraming kaluluwa sa darating na anibersaryo. Hindi ka maghihintay kung sino yung mga darating. Ikaw ang pinakamarami dadaling atendi sa anibersaryo! Hindi yung maghihintay ka sino yung mga darating sa anibersaryo. Hindi! Ikaw mismo ang unang magdala ng marami dadalo sa anibersaryo! Ulitin ko ulit. Pag wala kang nadala sa anibersaryo, wala kang pag-ibig kay Lord. Pag konti ang nadala mo sa anibersaryo, konti lang din ang pag-ibig mo kay Lord.
Kung wala kang binagkakalit na sakripisyo para sa anibersaryo, hindi mo nahihikayat ang marami na magsakripisyo magkalit sa anibersaryo. Maliit! O wala kang pag-ibig kayo! O ano, nasagot ka pa, angal ka pa. Kumamin ka na lang. Ito kinakausap ko. Hindi kayo. Kumamin ka na lang kasi. Kumamin ka na lang kasi. Ito na ang makuha rito. Wala kasi na. Amen? Sabihin niyo, sabihin niyo, umami nila. Lakasan niyo, umami nila. Kaya walang nadadal ng kaluluwa, kada sa atin, lang ang anniversary. Eh, di naman mahal sa Lord eh. Di nagbibigay na tayo, sobrang best words, walang sacrificio para sa anniversary. Eh, di naman mahal sa Lord eh. Walang pag-aayuno, walang pananalangin. Eh, di naman mahal sa Lord eh. Walang paghahanda ng malalim, ay hindi naman mahal sa Lord eh. Amen! Ito ang pahuma rito. For where your treasure is, there your heart is also. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Amen! Amen! Sabi mo, huwag na umangan. Ikaw, sabi mo yung kisabi, huwag na umangan. Ang gabi mo alin, katotohanan. Kaya ka walang natabi ng kaluluwa, hindi mo naman magsabahan sa Lord eh. Hindi ka makapag-pray, hindi ka makapag-pasting, wala kang tayo, sobrang pastos, wala kang sakripisyo para sa kanya para sa'yo. Hindi ka makapag-pitin ng sobrang, binawasan mo kayo laban ng sobrang. Sampo yung sobrang ginawa mo, dalawa mo bumalik, bibawas mo. Hindi mo kasi mahal si Lord. Ang sabi mo yung isang Lord. Hindi ka naghahanda niya palali para sa anniversary. Kasi hindi mo naman mahal si Lord eh. Hello, may tao pa huwag rito. So nakabase sa laki ng binibigin natin kay Lord ang ating pagmamahal kay Lord. Amen. And number two, sabi ko sa inyo, magwawakas na ako, tapos na ako. Ibubulsa ko na yung cellphone ko kasi dito yung outline ko eh. Kasi sarado ko na yung pulpito ko. Itiklopin ko. Okay, tapos na ako ha. Amen po ba? Ano sa masagot? Baka sabihin ninyo, kasabihin nyo, tapos na kayo, di naman kayo tapos din. Ito. Tapos na talaga ako. Nakikinig po ba tayo rito? Amen po ba? Okay. Nakabase ang pagmamahal mo kay Lord sa laki na binibigay mo kay Lord. 1 Corinthians 2:9 No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So merong rewards and surprises sa atin sa Lord. Amen! Gaano kalaki o gaano karami ang rewards and surprises sa atin ni Lord? Hello! Nakabase yan sa laki ng binigay at ginawa mo kay Lord! Diyan nakabase ang rewards and surprises mo para kay Lord. Amen! If you are receiving great rewards and surprises from God, it means malaki rin ang ibinigay mo muna sa Kanya. Kaya naman, malaki rin ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano ang sabi ng Biblia? Jeremiah 33:3 Yung mga nananalangin na may malaking pagtitiwala sa Diyos, hindi lang prayer, but prayer with faith. Pag sumagot daw si Lord, grabe! Amen! Amen! Sabihin mo sa katabi mo, grabe! May tao pa ho ba rito? Isaiah 64:4 Yung daw mga tao, punong-puno ng trust kay Lord. Those people who are truly waiting for God's answer. Minsan, yung ang sagot ng Lord, hindi na makagad dumarating, tama? Pero naghihintay pa rin,
nagtitiwala pa rin Isaiah 64 verse 4. Kapag dumating ang rewards and surprises ni Lord are great. Amen. Dakila. May tao pa ho rito. At ano nang sabi sa aklat ng First Chronicles 69? Or Second Chronicles 69? Second Chronicles 69. Kapag matindi raw ang commitment mo kay Lord, matindi ang commitment mo kay Lord. Amen! Ipapakita raw sa iyo ng Lord kung sino siya. Brethren, itong darating na Sunday na anniversary, itaraos natin sa main lobby ng Quezon City Hall. Nakikinig po ba tayo? Sa main lobby ng Quezon City Hall. Kaya yung mga leaders, magpaiwan para sa meeting natin, mga practice, uniforms, etc., etc. Preparation natin para sa Sunday. Saan tayo sa Sunday? Sa main lobby ng Quezon City Hall. Kung sino yung maraming dadaling kaliluwa, yun ang mga nagmamahal kay Lord. Kung sino yung mga dumarating na late, ako may kenting-kenting pa, yan ang mga peke ang pagmamahal kay Lord. Kung sino yung maraming prayer and fasting na gagawin, matitinding preparation at sacrifices para sa anniversary, yun talaga ang mga nagmamahal kay Lord. Kung sino talaga yung magbubuhat ng malaki, yun talaga yung mga nagmamahal kay Lord. Amen! Kung sino yung mga mag-aayun at hindi makakain para sa babo, sa pangyarihan ng Diyos, yun talaga ang nagmamahal kay Lord. Amen. Naipost na po sa FB yung invitation. Hindi mo ilalike, hindi isi-share mo, i-repost mo rin. I-text at tawagan mo, pupuntahan mo sila. Sasabihan mo sila. Amen. Sa darating na Sunday, 1 to 6 PM tayo sa main lobby ng Quezon City Hall. Amen po ba? May tao pa huwa rito. So, andyan yung ating brochure, andyan yung ating invitation. At meron tayong 100 recipient. 100 yan, Batora and Manon. 100 yan para sa Ministry of Compassion. 100 yan kung ilan ang bibigyan mo, nagbibigyan natin ng libreng regalo. Pero siguraduhin mo lang kung ilan yung kukunin mo, lahat sila makarating. O kaya sumobra pa. Amen. Bibiliin mo yung bibigyan mo na bibigyan natin ng regalo. Pero siguraduhin mo lang na makakarating sila. Kung 10 yung kinuha mo, hindi sila bababa ng 10, mas maganda 15 na. Nakikinig pa po tayo, naunawaan po ba natin? No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So our rewards and surprises are based, nakabase yan, how much do we love our God? Sa mga nagmamahal sa Diyos. Amen? Ipapakita, ipapaunawa, ipapaalam ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, sabi ng binatang mayaman, sabi ng Lord sa binatang mayaman, Matthew 19, do you want to be perfect? Do you want to follow me wholeheartedly? Yes, Lord. Sabi ng Lord, sell all your possessions and give it to the poor. Ibenta mo lahat ng ari-ari mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Ang binatang mayaman, malungkot na lumayo. At anong sabi ni Pedro? Lord, kami po, iniwan na po namin ang lahat para sa iyo. We have left everything to follow you. Ano naman ang nakalaan para sa akin? Ito ang sabi ng Lord, meron kayong buhay na walang hanggan. Sino man ang nag-iwan ng trabaho, ng magulang, ng kamag-anakan, ari-arian ang lahat ng iyan na ipabalik ko ng 100 dobi. Amin po ba? 100 dobi, ipabalik ko yan. 1 Corinthians 2:9.
Now I has seen, now it has heard, now mine has conceived, for what God has prepared for those who love Him. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, may naugunang nahuhuli, may nahuhuling naugunang. Hindi pinag-uusapan kung bago ka sa Kingdom of Jesus Fellowship. Hindi pinag-uusapan kung bago ang Kristiyano. Pero kumusta ang pagbibigay mo ng tithes, offering, first fruits at commitment mo? Nakita na nga natin eh. Na-expose na nga yung mga nagbabasa sa labi. Naka-record at pag-amin. Kahit i-deny, naka-record po yun. Kahit pasabihin, hindi na, bakit pabaguhin ang i-deny pa yung pagkuha ng pera, naka-record po yun. Ang sabi ko yung naka-record. Hindi pwedeng murahin yun. Naka-record yun. Yung pagkabukos sa kanila sa pagkuha nila ng pera, naka-record yun. Ayaw lang natin ilabas at binibigyan ng chance sa mga pagbagong buhay. Nagaya mo isang babae yun, tapang-tapang, yabang-yabang. Yung kilay, parang lola ni Dora. Ganun. Eh nung nakita ko nung nakaraan, bigla ko niyakap. Bakit ako niyakap dito? Hindi niya masabi, I'm sorry. Pero nung unang panahon niyo, hindi niya na, ganun. Yabang-yabang. Eh yung kanyang ano pala, tawag doon, eyebrow niya. Eh nung nakita kami, kamakailan lang, just a month ago, niyakap ako. Sabi ko, bakit? Na-realize ko na. Yung pagkukulang mo. Kaya nga minsan ayaw natin gumanti, ayaw natin masalita ng negatibo, ayaw natin ilabas yung mga naka-record na binsahe. Pagsisinungaling nila, kuha nila ng hindi ayos eh. Kahit baliktarin pala na yun, hindi na mababago yun, naka-record na yun eh. May mga witness eh. May tao pa ho ba rito? Kaya kung makakarinig ka, may tatawag sa'yo, magtitext sa'yo, may Xerox copy raw, babaliktarin. Ako raw yung kumuha, o tayo raw kumuha. Yung mga nagpapalitan sila yun. Isa na masasabi ko sa kanila mo, yung pag-aabi mo, nakarecord yun. Bukong mga rule. Yung kinuha mo yung pera, may mga witness, nakarecord yun. Nakabidyo yun, mga akala mo. Pwede mo ipasuri yung sa pagkagal na technician, hindi yun binago. Hindi yun in-edit, hindi yun pinutol, totoong-totoo yun. May tao pa ho ba rito? And listen very carefully. Great rewards and surprises awaits for those who truly love God. Amen. Dahil lahat ay tumayo. At habang dahil lahat ay nangayawan na katikin, give your tithes, your offerings, your first fruits, your sacrificial givings. Evangelize every Sunday, every gawain, lalo na sa darating na anniversary. Wear your best dress sa darating na anniversary. Best is mine. Tumulong tayo sa means of compassion. Yung mga sobrang balik natin, lakihan pa natin ang laman. Magsakripisyo tayo, magbuha tayo, magbigbig tayo, manalangin tayo, magayuno tayo. Yan ay bunga ng ating pagmamahal kay Lord. At sa ayaw at sa gusto natin, ipabalik ng Diyos siya at pinabalik ng Diyos siya sa barbas sa ating inaasahan. Pakinggan mo ito kapatid. Kung minsan ang Diablo may pantaraya. At sinasabi niya, alam mo lahat ng mga ginagawa mo para kay Lord walang kabuluhan. Minsan parang gusto mo na maniwala. Pero hindi totoo. Biglang-biglang magugulat ka na lang. Yan ang reward para sa'yo. Kaya habang tayong lahat ay nangayaw at nakapigil, tanggapin mo na si Christ bilang Lord at Savior ng iyong buhay. At ibigay mo na ang dalis mo sa Panginoon. Kahit pa puno ang pinapabigay sa'yo ng Diyos, huwag kang matakot. Ang balitan ng Diyos yan ng mas marami pang puno. Other our heads and close our eyes. Sabihin mo ito, Panginoong Jesucristo,
mula sa oras na ito, ikaw na ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Patawad po sa mga nagawa kong hindi tama, sa mga bisyo at kasalanan, sa pagsamba ko sa Diyos Diyos, sa paghihiganti ko, sa paglalagay ko ng mata sa aming babae, matawarin mo po ako. Bukasan mo ako na yung tuwan ng buso ko sa kalbaryo. Sa oras na ito, bukas ngayon na aking puso. Pumasok na Jesus sa pamamagitan ng Espiritu. Jesus, you are now my Lord, my God, and my Savior. Beginning this day, I will love you and I will serve you. I will do your will and I will give my best for you. Kasi naman ang reward ng Lord sa atin based on our love for Him, sacrifices and commitment for Him. 1 Corinthians 2:9, memorize the verse, bilugan mo ang versikulo sa Biblia mo, kuhitan mo ng light na mag-guhit. Remember that verse. Because truly God is a God of rewards and sacrifices. Heard.
buhay at lumiit ako. Sabi nga ni John the Baptist, hindi ako karapat dapat magaling ng pagalad ng tali ng panyapak ni Jesus. Nauna ako sa kanya pero mas dakila siya sa akin. Because you're you.
hurts. Why I don't feel like I do. Thank you.
Panginoon Jesus, tayo siya sa lingkod ng Panginoon. Napakapalap na patuloy na nakikinig, nanonood, o mo, nag-iimpin na, pinuntahan ang lingkod ng Diyos. Ano bang pradisya, ano bang bansa? Hallelujah! Receiving the real salvation of Jesus. Receiving healings and miracles from the Lord. Experience the goodness of God. And they will fulfill their high calling and perfect destiny in Christ. Napakapalad ng patuloy ng mga nananalangin na gayo at sumusuporta sa King of Jesus Fellowship, sa aking pamilya, sa lingkod ng Diyos. Great rewards and surprises awaits for them. Hallelujah. Yung isang daan, Pastora Elma, para sa medyo sa compassion, sagot ko ng lahat yan. Ako na lahat yan, bibili ako na magbabayad yan. Yung mga makukulekta pa, itigdag pa kung saan, pero isang daan na yan, sagot ko na yan. Sabihin mo, katabi mo, ikaw magkana, sagot ba ilang sagot mo? Kalimitin mo. Ilan ang ibibigay mo ngayon para sa anibersaryo? All that 100 hubs, ipamibigay yan. Pero I will be the one to buy for that 100 gifts for ministry compassion. Kalimitin mo katabi mo, ikaw ilan. Dahil kung baka meron pang magdagdag, isang daan akin eh. Baka kung langit pa yan, meron pang gusto magdagdag. Diyos pa rin. Baka meron nga nakatabi dyan, iniipit-ipit, nakataan, nakatago. Sabi nga sa akin, if you smell it, yung magnanakaw, nai-expose eh. Nai-expose. Ang magagawa nila ngayon mag-repent. Yung 100 na yan. Siya nabot ko na yung 100 eh. Dagdagdagan pa natin. Magpapagawa pa tayo. Tanungin mo katabi mo, ilan yung ibibigay mo para sa anibersaryo? Kahit hindi na ibalik din. Okay na. Kesa naman mapunta ka sa iba. Bigyan sila ng mga kaperasong papel. Pangalan, cell number. Mula ngayon hanggang Sunday ang deadline. Kasi Sunday na anniversary. Ilang milyon ang ibibigay mo? Ilang 100,000 ang ibibigay mo? Maaaring masabi mo, nakalaan to para rito eh. Nakatabi to para rito eh. Pero but the Lord's to my heart right now. The Lord is speaking to my heart and I will give it for anniversary. Hindi ka pa sa harapan, pinaikot niya pa rin ito. Hindi niya naman, pinaikot niya pa rin ito sa harapan. And accepted niya ang taas sila eh. Dapat ka sila inuunan ninyo eh. Saan tayo sa Sunday?
main lobby. Tama ba yun daw, main lobby? Main lobby na Quezon City Hall para mas malaki. Alauna hanggang alas 6. Bring souls, bring your mother, your father, your tito, your tita, your lolo, your lola, your niece, your nephew, your classmates, your teachers, your friends, your relatives, your boyfriend, your girlfriend, yung nag-unfriend sa iyo. Mag-meeting, mag-practice, wear your best uniforms, best smile. Tapos, 100 na yung minister mong pasyo natin. Kung ilan yung bibigyan mo, umuha ka, pero sigurduhin mo, makakarating lahat. Yeah. Asa na yung 100 natin, may isang pasyo. Pero yung 100 na yun, sagot ko na yan. Sabi ko, sagot ko na. Ako na bibili lahat yan. Hindi, pamibigay natin ha. Eh, pero dahil ka na, ikaw, ilang sagot mo? Ilang sagot mo? So, wala ko makalimit kay Kabuboy eh. Naghihintay siya, kalimitin siya. Kalimitin mo ha? Kalimitin mo ha? Yan. Ito yung ibibigay ninyo. Nakikinig po ba tayo? Sa mga iimbitahan ninyo, nabibigyan natin ng gift. Amen. Amen po ba? Ano mo sa kasagot? Kung saan po yung kukunin mo, saan po yung bigyan mo, saan po silang makarating? Okay ba yun? Wala namang tao rito. Wala namang tayong kausap. Kung saan po yung kukunin mo, saan po yung bigyan mo, saan po silang makakarating, bibigyan natin sila ng gift. Amen. At the same time, i-evangelize natin sila. Okay? Mamimigay ako ng iPhone 7. Galaxy S7, mamimigay ako. So yung 100 na yan, sagot ko na yan, ako nabibili niya. O magpapabili ako, ibibigay ko yung pera. Amen po ba? Tao pa ho ba rito? Ang dami mo namang pera lingkod ng Diyos. Ako pa. Yung hindi nga lingkod ng Diyos, hindi nawawala ng pera, lingkod pa ng Diyos, mawawala ng pera. E tao pa ho ba rito? Hindi tayo kinakapos. Amen? Kasi pag nirelease natin yan, may bumabalik. Amen? Oo. Ay, takal-taka nga kayo marami. Paano ba kayo nabubuhay? Huwag mong magtakahan kasi merong Diyos na buhay. Amen? Hindi yun. Ang dami kong pinayaman sa KOG at tapos ako mahirap. Ano ba naman yun? Dami nga rito eh. Ang tinda nga nila, lumpia lang na isang perasong lumpia. Dumami na nga kayo. May toro na, may banana cream na eh. Tapos ako mahirap. Ano ba naman yun? O, kukuha kayo ha? Nakikinig po ba tayo? Kumuha kayo o ilan yung pwede niyong bigyan. Amen? At akayin niyo sila, samahan niyo sila. Amen? Tapos sigapin natin yung mga taga-Marin, kumuha ng sasakyan. Tayo kay Ate Marcia, ilang bisig ka na magkasikaso, kumuha ng sasakyan. Tapos kung kaya, anong kaya nila, ambag-iambag nila. Guess mo? Yung kulang, tayo na sumagot. Ganon din yung mga taga-parang, taga-Marin na kumuha ng sasakyan. Eh, Pastor Elma. Tapos kung ilan sila, yung ilan yung kaya nila, ambag-iambag yung sobra at tayo na sasagot. Amen? Amen? Kaya nga tayo naglilikom eh. Kaya nga tayo naglilipot. Saan tayo sa Sunday? Sa main lobby ng Quezon City Hall. Alam niyo yung Quezon City Hall? O, malapit lang. Kahit nakarin mo nga lang dito, malapit na yun. Quezon City Hall sa main lobby. Okay? Gets? So, sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, so, ina-announce, pinapos lahat ng mga numbers para ikaw ay makapagkaloob. Inuulit ko, walang pagnanakaw sa akin na fellowship. Pag may pagnanakaw, nai-expose. Ang magagawa na lang, mag-repent, huwag nang gumawa ng kwento, huwag nang nagpapasiro ng pasirons. Ang magagawa, mag-repent. At yung mga naakit, ng mga na nangliligaw ng lagdas, bumalik sa kayo, J.M. Na maranasan doon kung paano magmahal sa Panginoon. Amen? So, okay. Ngayon lahat, ito kayo.
ako sa ating pangwakas na manalangin. Halika na Diyos, mag-closing prayer na tayo. Sa aming pag-uwi, alam namin na magiging ligtas kami, Father God, sa pagpunta namin sa aming mga sandaling tahanan, Father God. And Lord, sa darating na anibersaryo, tinataas po namin ito sa inyo. Lord, marami po kami tagumpay na anibersaryo na ganap. Pero ngayon, Father God, we expect more from you, Father God. And I know you will not just meet our expectations, but you will exceed them, Father God. Lord, bigyan niyo ang kabigatan ng bawat isa na magdala ng maraming kaluluwa. At Lord, ang bawat isa na aming maiimbitahan ay wala ng mga excuses, kundi sila po ay dadalo, Father God. Pagpalain niyo ang aming lugar, Father God. Balutin niyo ito ng iyong dugo at iyong banal na presensya. Pagpalain niyo, Father God, ang bawat natatayo simula sa iyong lingkod, Father God, sa mga magpa-perform, Father God, sa prison worship, Father God, hanggang sa mga children, Father God. Pagpalain niyo po ito at ang bawat dadalo ay hindi lamang matutuwa kung di sila mapagpapala, Father God. Tuloy-tuloy na po silang a-attend, Father God. Hindi lamang kami mag-a-flame, Father God, sa anibersaryo, kundi every Sunday na ito, Father God. Maraming salamat. Tinataas namin sa iyo ang bawat gawain, Father God. All these things we ask in the name of the Father, in Jesus' name, amen. Holy Ghost, that's the kingdom of God. There's so much love in the kingdom.
when the king